sa produksyon, malakas ang kooperasyon. Katuwang ng mga magsasaka, pamahalaan at pribadong sektor. Dadagdagan ang kaalaman sa kamuhayan. Sa negosyo, pahuhusayin ang kakayahan. Angkop at bagong teknolohiya, subsidyo, pagtubig at infrastruktura. Siguradong pagkain sa buong bansa, masagana ang ani mataas na kita, maulan na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda. Palay Aralan sa Radyo, School on the Air Program ng Department of Agriculture. Nagkakatampuhan na naman ang magkasintahang sina Badong at Basya. Drama ni Badong ay pabago-bago ang mood nitong Basya. Minsan ay sobrang lambing, minsan naman ay saksaka ng sungit. Kaya naman ay madalas silang nagkakagirian. May topak na naman tong si Basya. Ubod ng sungit. Tinanong ko lang kung kumain na. Ang sagot ba naman sa akin eh, malamang at alauna na. Ay nako, kung hindi ko lang mahal itong si Sir Basya, mapupundi na ako. Nakakayamot talaga tong si Badong. Alam naman niyang halos mamutla na ako sa gutom, tatanong-tanong pa. Di na lang ako pinakain agad. Nasira tuloy ang araw ko. Samantalang kaninang umaga, ang saya-saya niya, sweet na sweet at ang lambing-lambing pa. Paring Badong naman, yan ang new normal ngayon. Kumbaga sa panahon, may climate change, nagbabago-bago ang klima. Kailangan ay gawa ng paraan ng makasakay, makaangkop o kaya naman ay maiwasan ang paglala ng problema. Para sa pagsasaka lang yan na nakararanas ng climate change. Ang dami mong alam ah. At nai-relate mo pa sa climate change si Basya ako. Oo naman, Badong. Kagaya ng problema mo kay Basya na nagbabago ang klima. Mood pala. Ay ganyan din ang kinakaharap ng magsasaka. Sa minsan, matinding tuyot o El Nino. O kaya naman, mahabang pag-uulan na La Nina. Ay kailangan maging handa na gumamit ng mga teknolohiyang akma para sa mga kondisyong yan. Sumali ka na nga rin sa School on the Air ng Department of Agriculture nang marami kang matutunan. Nakahandang teknolohiya laban sa La Nina at El Nino. Alamin!
Climate change nga ang tawag sa abnormal na pagbabago ng klima. Minsan ay sobrang tagtuyot at minsan naman ay madalas at tuloy-tuloy ang pag-ulan, kahit wala sa panahon. Minsan ay binabansagan itong siyam-siyam na ulan. Ang abnormal na pag-init ng panahon ay nagdudulot ng kakaunting ulan o matinding tagtuyot na tinatawag na El Niño. Kabilang sa masamang epekto ng El Niño sa palayan ay ang kakaunti mga suwi, bansot na palay, kakaunti at disiksik na mga butil na siyang humaantong sa kakarampot na ani at di maaasang kita ng mga magsasaka. Dadami at obligado ang importadong bigas. Mabuti sana kung laging sagana ang bigas sa mga inaangkat ng bansa. Samantala, ang madalas at mahabang mga araw na maulan, mas maraming habagat at bagyo at mas malamig ang hangin ay tinatawag na La Niña. Magandang araw mga kamagsasaka! Ako po si Mang Fred at welcome sa ating programang Palay-Aralan sa Radyo, School on the Air program ng Department of Agriculture. Usapang El Niño at La Niña naman po tayo ngayong araw. Usapang matinding tagtuyot na tinatawag na El Niño at matinding tagulan o tinatawag na La Niña ang tatalakayin natin. Exciting ang balitaktakan dahil kikilatisin at hihimayin natin ang mga teknolohiya sa pagpapalayan na angkop sa El Niño at La Niña. Kaya naman, tutok lang at sabay-sabay tayong matuto. Makakapanayam natin si Dr. Ricardo Orge, isa po siya sa mga scientists ng PhilRice. Magandang araw po, Sir Dong! Magandang araw din, Mang Fred, at sa lahat ng ating mga tagapakinig. Ayan, usapang tag-ulan at tag-init po ang pag-uusapan natin. Pero ito ay kakaibang ulan at kakaibang tag-init o tag-tuyot. Pakipaliwanag nga po, Sir Dong, yung ano po ba ang pagkakaiba ng El Niño at La Niña? Unang-una, ang El Niño at La Niña, ang pinakaugat talaga nito ay yung fluctuating na o pabago-bagong temperatura sa karagatang Pasipiko, yung tinatawag na Equatorial Pacific Ocean. So habang umiinit kasi ito, tuloy-tuloy na pag-init o di kaya tuloy-tuloy na paglamig, ang katapat niya, atmosphere, ay ganon din, naapektuhan din. Mayroon ding tuloy-tuloy na pag-init o di kaya tuloy-tuloy na paglamig na siya namang nakakaepekto sa ng klima sa iba-ibang bahagi ng mundo. So pag sinasabing El Niño, may patuloy-tuloy na pag-angat ng temperatura yan. Pag sinasabi namang La Niña, may tuloy-tuloy na pagbaba ng temperatura. So ano naman ang epekto niyan sa Pilipinas? Dito sa Pilipinas, pag sinabing El Niño, ay ano yan, sobrang tagtuyot. At ang La Niña naman ay ang kabaliktaran ng El Niño ay sobrang tag-ulan. Ibig sabihin, pag panahon ng El Niño, iasahan natin yung maaring magkaroon ng kakulangan sa supply ng tubig. At panahon naman ng La Niña ay sobra-sobra, tuloy-tuloy na pag-ulan na siyang magdudulot ng baha sa iba-ibang lugar ng Pilipinas. Sir Dong, nabanggit po natin yung matinding init at palaging buhos ng ulan. Ano-ano po ba ang epekto nito sa palay kapag panahon ng El Niño o kaya panahon ng La Niña? Alin man sa dalawa ay may masamang epekto sa palay. So, halimbawa, kapag panahon ng El Niño, matinding tagtuyot, so nandoon yung kakulangan sa tubig. So, alam naman natin na ang palay ay nangangailangan ng maraming tubig mula sa kanyang sa land preparation hanggang doon sa pag-ani. So, kailangan dito yung mas efficiente na paggamit ng tubig at pag-manage ng pagpapalay. Kasi kung hindi ito mapangyari, posibleng merong kalugian doon sa part ng farmer. Halimbawa, nakapag-prepare na siya ng lupa, nakapag-tanim na, tapos lalabas pala na kulang na yung tubig para ma-sustain yung growth noong halaman, yung pagpatubo ng halaman hanggang sa ito ay maani. So lalabas dyan na malulugi si farmer kasi wala siyang maaani. Dito naman sa La Niña, kung hindi ito ma-manage ng husto, maaring mababaha yung palayan at maabunda na yung
yung palayan, wala talaga siyang ma-produce, maani, na siyang, siyempre, wala din siyang kikitain. So, alinman sa dalawa ay kailangang i-manage o paghandaan upang walang masamang o negatibong epekto doon sa kabuhayan ng ating mga magsasaka. Ayun! So talagang mahirap talagang i-manage kapag kalikasan ang problema. Doon po sa ganyang sitwasyon, Sir Dong, may nakahanda ba tayong teknolohiya sa pag-adapt sa El Nino o kaya sa La Nina? Opo, Mang Fred. Kasama po ito sa mga teknolohiya, mga dinidevelop naming teknolohiya upang malabanan itong epekto ng El Nino at La Nina. So, number one dito sa mga recommendations namin ay mag-diversify, mag-practice noong tinatawag na palayamanan, diversified system ng rice-based farming. So halimbawa, pag merong El Nino, baka risky na masyado para sa ating mga magsasaka na magtanim ng palay. So pwede nilang ipagpaliban muna. Magtanim na lang muna sila ng mga high value crops or short duration crops. Specific sa El Nino, meron na tayong mga drought tolerant rice varieties kung sa palay, mga early maturing rice varieties. So, meron ding water saving technologies. Ibig sabihin, pag i-adapt ito ng ating mga magsasaka, hindi masyadong maraming tubig ang kinakailangan. Halimbawa, itong alternate wetting and drying na kung saan ang pagpalay ay hindi kailangang palaging babad sa tubig ang bukid. So nakakatipid ito ng tubig kumpara doon sa continuous flooding. So kung sakali namang ipagpaliban natin muna ang pagtatanim ng palay at magtatanim muna tayo ng mga vegetables or mga short duration crops, meron tayong mga efficient irrigation system. May na-develop ang field rice itong capillary irrigation system na napakatipid ang paggamit ng tubig doon sa mga gulayan o mga short duration crops. Pero pang hindi masyadong pangmalakihan na area. Sa mga panahon na continuous yung paggamit ng water pump, kasi pag panahon ng tagtuyot, kailangan suplementahan natin yung tubig na galing sa National Irrigation System. Kaya mahalaga na may shallow tube wells tayo katabi doon sa bukid na pwede pang mapagkuhan ng tubig. So kung aasa tayo sa mga irrigation pumps na pinapatakbo ng gasolina, gagastos ng malaki ang farmer. So meron na rin na-develop ang engineering division ng Field Rice, yung tinatawag na rice hull gasifier pump system na ang irrigation pump ay pinapatakbo ng makina na ang fuel ay rice hull. So mga iba pang alternative sources ng energy sa pagpatubig, kagaya ng paggamit ng windmill sa mga lugar na sadyang malalakas yung hangin, panahon kasi ng summer or tagtuyo, usually may kasabayan na mahangin, na windy condition na pwede nating i-harness yung wind energy para patakbuhin yung pump na siya namang magbumba ng tubig para sa ating mga palayan. Sa panahon naman ng La Nina o yung sobra-sobrang or tuloy-tuloy na pag-ulan, merong mga water submergence tolerant rice varieties na kahit sila ay mababad ng tubig ng mga isang linggo, basta nasa vegetative stage, ay pwede pa itong makarecover at wala pong decline doon sa expected na ani. Consider ng ating magsasaka yung pag-ipon ng tubig sa panahon ng tuloy-tuloy na pag-ulan o yung paggamit ng mga water harvesting ponds. Kasi magagamit din nila ito paglipas ng La Nina, panahon na may pangangailangan ng tubig, magagamit nila ang naiipon na tubig. Dito naman sa naiipong tubig, marami nang pwedeng gagawin para magkaroon ng karagdagang income. Pwede silang maglagay ng tilapia o anumang mga freshwater fish. Sa pagpapalay naman, panahon ng La Nina, siguraduhin lang na maayos yung mga daluyan ng tubig para ma-manage ng gusto yung tubig ulan.
Pwede na rin mag-rice dock. Ibig sabihin, doon sa rice fields, pwede tayong mag-integrate ng itik. So walang additional area, kundi yun lang area ng field, rice field. Doon natin introduce yung itik. So may mga teknolohiya pong dito, mga guides kung paano gagawin ito. Maging ang mga floating gardens, ito ay sa mga lugar na kung naging hindi productive dahil palaging may naipon ng tubig. Ngunit dito sa floating gardens, pwede tayong magtanim ng mga gulay habang nag-raise tayo ng tilapia na siya na rin pwedeng source ng pagkain ng households or karagdagang income ng household. Ayun, napakarami po pala, Sir Dong, ang pwedeng gawin ng ating mga kababayan. Sir Dong, nagka-interest lang po ako doon sa sinabi nyo na rice hull gasifier system. Saan kaya makakabili yung katulad namin na magsasaka? Unang-una, Mang Fred, makipag-ugnayan sa engineering division ng PhilRice. So, maaring wala pa masyado itong cooperating manufacturers. Pero sa mga magsasaka na interested, pwedeng makipag-ugnayan meet doon sa PhilRice Tech Center. Kasi pwede naming i-cater yung ganon, pwedeng i-fabricate muna dito sa shop namin kung may gustong bibili ng teknolohiya na ito, ang rice hull gasifier pump system. Ayun, pwede palang magtanong tungkol sa rice hull gasifier pump system sa text center ng PhilRice. Palagi nga po kaming nagte-text dyan eh. Para sa mga kababayan na gustong bumili ng makinarya, pwede po pala silang magtanong sa number ng PhilRice. Yung 0917-111-7423. Sir Dong, pahabol na tanong kasi nung nakaraang taniman ay tag-ulan. Marami yung mga magsasaka na katulad namin na hindi makapagpapatuyo ng palay at sobrang baba ng presyo ng palay. Meron po ba tayong teknolohiya sa ganung sitwasyon po na mag-aani at malakas ang ulan? May makinarya po ba na pinopromote ang PhilRice para sa pagpapatuyo naman ng ani? Yeah, maganda na tanong mo yan, Mang Fred. Talagang pinopromote natin ngayon yung mechanical drying. Mahirap nang umasa ngayon sa sun drying o yung pagpapatuyo ng palay gamit ang init ng araw. Kasi maaring mainit ngayong oras na ito, pero maya-maya biglang bubuhos ang malakas na ulan. So sayang yung palay na pinaghirapan natin ng ilang buwan, sinisira lang ng isang buhos ng ulan. So, meron tayong mga tinatawag na mechanical dryers. Actually, hindi lang PhilRice, kundi may mga pati mga ibang ahensya ng gobyerno ay may mga na-develop ng mechanical dryers. Pero dito sa PhilRice, meron tayong flatbed dryer na ang kapasidad ay 6 tons sa isang subuan na pwedeng matuyo yung palay sa loob ng 6 hanggang 8 oras. So meron din yung reversible dryer, ganun din ang kapasidad. Itong mga ito ay pwedeng i-recommend namin sa mga kooperatiba. Pwedeng bumili ang kooperatiba nito para mapakinggan din ng mga miyembro. Pero sa mga individual farmer na interested, ganun din uli, makipag-ugnayan din lang kasi sa ngayon hindi ko memorize yung mga kung saan-saan itong mga cooperating manufacturers natin sa teknolohiyang ito, kundi makipag-ugnayan din uli gamit ang PhilRice Tech Center. Ayun, napakaganda po ng usapan natin kasama si Sir Dong. Baka may mga dagdag pa po kayong mensahe para sa ating mga kababayan tungkol po sa ating napag-usapan. Ngayong may climate change, siguro advice ko sa ating mga magsasaka, Mang Fred, ay alamin nila yung kondisyon ng panahon sa mga susunod na araw o buwan. So nandiyan ang ating pag-asa sa mga may access ng internet, may mga advisories usually doon at nakikita nila kung may parating na El Nino o may parating na La Nina. Usually El Nino ang tinitingnan dito at in-expect na after daw ng El Nino ay may kasunod na La Nina. So mahalaga yung informasyon na makuha doon. Minomonitor bago ma-declare na may El Nino sa Pilipinas ay matagal nang pinagmanmanan yan ng ating pag-asa. Dito, nakakatulong ito upang mapaghandaan ang mga fenomeno na ito. Napakagandang advice po, mag-monitor muna ng panahon. Sabi pa nga po ni Sir Dong kailangang mapaghandaan.
Kaya gamitin po natin mga teknolohiya natin ngayon para ma-forecast natin kung ano po yung mangyayari sa susunod na buwan sa ating panahon. Maraming salamat po sa inyo, Sir Dong. At nawa po ay patuloy namin kayong makasama sa pagbibigay impormasyon sa ating mga kababayan, lalo na sa ating mga magsasaka. Maraming salamat po. Walang anuman, Mang Fred, at maraming salamat din po. Isa pong honor sa akin makapag-share ng mga kalamit. Mainam ng maging handa ang ating mga magsasaka sa banta ng climate change o pabago-bagong klima nang masigurong maging tuloy-tuloy pa rin ang matagumpay na pagsasaka. Kailangan nating makiangkop o makibagay sa ekolohikal, sosyal at pang-ekonomiyang sistema sa pagtugon sa climate change. Ito yung tinatawag na paraang adaptation. Isang halimbawa nito ang pagtatanim ng mga variety ng palay na matibay sa tuyot o baha. Maaari rin naman ang paraang mitigation kung saan tayong mga tao ay kumikilos upang maiwasan o mabawasan ang pangmatagalang panganib ng climate change. Isang magandang halimbawa ng mitigation ay ang epesyenteng paglalagay ng pataba sa lupa. Kaya naman, may climate change man o wala, kakayanin nating mga Pilipinong magsasaka. Kailangan lamang maging bukas tayo sa mga teknolohiyang makasasabay sa babago-bagong klima. Palay Tanong. Tama o mali? Ang La Niña ay ang abnormal na paglamig ng karagatang Atlantiko. Sagot: mali. Ang La Niña ay ang abnormal na paglamig sa karagatang Pasipiko. Walang kinalaman ng Atlantiko sa La Niña. Palay Kaalaman. Taong 1997 hanggang 1998 nang maranasan ng pinakamatinding ang gupit sa El Niño, kung saan lubhang nakatasan ang ani ng mga magsasaka. Para sa karagdagang impormasyon sa pagpapalayan, mag-text o tumawag sa DA Philrice Text Center bilang 0917-111-7423. I-like din ang DA Philrice at Department of Agriculture Facebook pages nang updated ka sa usaping pagpapalayan. Pahusayin ang kakayahan, angkop at bagong teknolohiya, subsidyo, pagtubig at imprastruktura. Siguradong pagkain sa buong bansa, masagan ang ani, mataas na kita, ng mga magsasaka at mga mangingisda.